Kumusta mga ka-gadget? Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng bypass iCloud dito sa iPhone 4S na ang gagamitin natin ay ang Odrino. So ano pang inaantay natin? Wala na naman tayong ibang inaantay kundi simulan na natin ito. So eto na naman tayo mga ka-gadget. Nagbabalik ako para gawin itong iPhone 4S bypass iCloud mga ka-gadget. Ano? Ang gagamitin natin dito is iPhone 4S cable, Odrino code, and yung Odrino na ating gagamitin gadget. And syempre, yung MacBook Air. Ang unang gagawin natin dyan is i-re-replace muna natin yung Odrino ayon sa code nung chipset ng iPhone 4S. Ang chipset po nyan is 8940. So, dyan po ay i-DDFU mode ko na yung unit kasi natapos ko na siyang lagyan ng code yung Odrino natin. So isasali ipapawn niyo yung Odrino iPhone ipapawn ni Odrino yung iPhone 4S natin para ma-detect siya doon sa software na gagamitin natin. And yung ginagawa ko is dinideep yung mode ko using yung power button and yung home button. And kapag may kita niyo po mag-i-stop po diyan yung ilaw na naka-ready, naka-light na lang talaga siya. Yan ka-count kayo, ayan katulad niya naka-light na. Ka-count kayo ng 30 seconds para ma-exacto yung pagsisend ng code ng pound kay iPhone 4S. Saka tayo lilipat kay Odrino. Yan. Lilipat ko po yan kay Odrino dahil yun na nga po yung na-send ko na yung DFU mode pound ni iPhone 4S. At gagamit naman tayo ng software na Apple TIC 752 and ang iseselect po natin dyan is iPhone 4S. So, madali lang po yan. I-select nyo lang po dyan sa selection na alternative, then load. Pag-load po yan, maglo-loading po yan, and then magpapakomand po yan ng 5 seconds, bunot, sasalpak nyo. Then yun, nakita nyo naman po, nag-run yung RAM disk nyan. Yun na po yun. So, yun na yung pinaka jailbreaking nya. And yung dito po sa pangalawa, sa baba, tipindutin nyo po yan, yung relay nya. And then, delete setup. Yung kasunod. Then, hayaan nyo po siya mag-start hanggang sa mag-loading ng ganyan. Medyo matagal po yung loading na yan, kaya iniimbitahan ko po kayo sa aking channel na i-subscribe at syempre i-click ang notification bell. Nabubulol ako mga ka-gadget. And mga ka-gadget, ihingi lang po ako ng konting kahilingan sa inyo na sanay kung kayo po, kung ikaw po o kayo po ay excuse me, kung kayo po ay nakapanood ng video na ito, sana'y i-like nyo rin po ang aking mga video para tumaas-taas naman ang ating algorithm ng video natin. So, ayun mga gadget, itong video na to is mapapakinabangan nyo ito sa iPhone 4S, iPad Mini 1. So, ayan, nag-okay na, na-bypass na natin. So, okay na po yung unit. Ayan po, mapapakinabangan nyo rin po yung software na yan at saka tricks na yan sa iPhone 5 na naka iCloud. So, magagamit nyo lang siya as Wi-Fi. Itong unit na to, magagamit nyo lang siya as Wi-Fi. SIM not working. Kasi po, bypass na nga lang po yan. And hindi na po talaga supported ang SIM working dyan. So, yun mga gadget, nakikita nyo naman. Ang version ng ano na yan is 9.3.6 version. Supported pa po yan sa pagbabypass. At least, magagamit nyo siya as iTouch. Pwede nyo paglagyan ng music, pwede kayo mag-download ng mga games, lagay kayo ng Apple ID. So, yun po yung mga ka-gadget, no? At sanay na, no, na sundan nyo at natutunan nyo kung paano siya ginagawa. So, paano mga ka-gadget? Hanggang dito na lang yung aking video siguro dahil tapos na ang ating paggagawa ng iPhone 4S bypass iCloud na way nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa konting kaalaman na aking binibigay. And please don't forget to follow my page, Kensaki Gadget Clinic. Diyan ko po nire-receive yung mga katanungan ng aking mga viewers about sa gadget, computer, laptop, mga problema po. Pwede nyo po akong i-PM or pwede nyo pong i-comment sa video na to mga ka-gadget. Yun lang po ang pwede nyo akong kontakin. Yung TikTok account ko naman po is Kensaki TV and iba rin po ang content ko doon is about BBM, no? Dahil supporters po ako ng BBM, no? So,
Makikita nyo, ni-restart kung bakit ko ni-restart yung unit na ito, no, mga ka-gadget. Dahil para malaman natin kung bypass na nga siya at hindi na siya babalik. So, makikita nyo po yan dahil pag na, once na bypass yan, minsan bumabalik pa rin siya sa pagka lock ng account. So, dito, makikita nyo na bypass niya totally. Bawal lang siyang i-reset, bawal din siyang i-update. So, yun lang naman po ang aking paalala sa inyo. So, hanggang dito na lang. Peace out.